Good morning and welcome back po sa Panahon TV. Kaugnay sa dalawang weather systems na umiira sa loob ng ating bansa, naglabas ng advisory ang PAGASA. Mararanasan ang mahina hanggang katamtama mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog na magpapatuloy sa loob ng 30 minutes hanggang isang oras. Mararanasan ito dito sa Southern Leyte, partikular sa Hinunangan, Hinundayan, Anahawan at San Juan. As of 5:42 inilabas itong advisory, mararanasan din ang mga mahinang pag-ulan dito sa Southern Leyte, partikular sa St. Bernard, Liloan, San Francisco at Sogod. Gayun din dito sa Bundok, Tomas, Opus at Maasin City sa Southern Leyte. Alamin natin ngayon kung aayon ba ang lagay ng panahon sa inyong mga lakad ngayong araw na Linggo. Magpapatuloy ang pag-iral ng dalawang weather systems sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang una, ito'y tinatawag na Northeast Monsoon o Hanging Amihan na nakakaapekto sa northern pati na rin sa central Luzon. At yung isa namang weather systems ay tinatawag na tail end of a cold front na nakakaapekto naman sa Hilaga at Gitna Luzon. Kaya naman sa mga susunod na oras, asahan ang maulap na kalangitan na may mga mahina pag-ulan dito na kuminsan ay malakas na mga pag-ulan dito sa Bicol Region at inaabisuhan po ang mga residente na nasabing lugar na magdoble ingat dahil posible ang pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan naman ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang panahong iiral dito sa Metro Manila, dito sa natitirang bahagi ng Luzon, pati na rin sa Eastern Visayas, Caraga, hanggang dito sa Davao Region. Samantala, patuloy na iiral yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan para naman sa natitirang bahagi ng bansa. At kung pagmamasdanin nyo ang Christmas tree, ito ay mula sa hugis ng punong tinatawag na conifer o isang uri ng pine. At alam nyo ba na mula dito ay maaari kayong makagawa ng biodegradable and eco-friendly furnitures? Ito ay nadiskubre ng isang young designer na si Tamara Orjola na nagde-develop ng mga pine needles para ma-extract ang fiber nito at gawing wool o sinulid. Isa itong patunay na maaari tayo at pwede pa tayong makagawa ng mga bagay na akala natin ay wala ng pakinabang. Ngayong Pasko ay tiyak madami na namang madadagdag na damit at kung ano ato pang mga gamit na matatanggap mo bilang regalo. Anong gagawin mo sa mga ito? Share your excesses and abundance with others dahil 7 days na lang ay Pasko na. At dyan po muna nagtatapos ang aming programa. Samahan niyo po kung uli kami dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Eunice Suntayas. Magandang umaga sa inyong lahat.